Welcome back to my channel. So, ang tagal bago ulit ako nag-sit down yung video puro vlogs tayo lately dahil undas, ganun, bakasyon. And abangan nyo, meron akong Halloween. Actually, hindi Halloween kasi wala na kaming mga ganun pa-party. Mas pang social, ganyan. Meron akong undas na video. Medyo huli na, pero okay lang yan. Tatakutin ko kayo. Story time yun, guys. Yung mga experiences ko noong estudyante pa ako sa Baguio. Ano to? With the receipts, ganun. Gusto nyo yan? Mahilig naman kayo dyan. So, for today's video, guys, meron kasi akong mga na-receive, or actually, mga makeup pa before, ano, na hindi natatry. And sinabi niyong itry ko, na meron tayo from Isabel Cosmetics, diba, naka-topperware pa, pabaon lang ni Ma'am Isabel. Yung mga napanalo na natin kay Ate Chris. And then, yung mga pangkabuhayan showcase natin from Detail Makeover, mga yan. So, gagamitin natin yan lahat today. If you wanna see me try all this mock-up then, just keep on watching. Okay, since mag-misa kami ngayon, kailangan nating magmadali, mga te. Okay, so first, sa aking lips, ginagawa ko, guys, lip balm. O kaya lip tint. Nasira siya. This one is from Isabel Cosmetics. Maraming silang binigay, guys. Almost full face of makeup. Caring-caring na natin. Ayan. Gusto ko lang itry agad yung kanilang lip and cheek tint. Bakit ko nga ba siya inuna? Kasi ang claim niya, guys, is moisturizing daw siya na lip tint. And, oh, kaibang lip tint siya. Tignan nyo, medyo opaque na natin. Sana hindi ganun ka-dark. Ay, ba't na-ASMR? Ganun. Moisturizing siya, guys. And medyo thick ang kanyang formula. Parang gloss para tayong tataya sa wetting. Pero okay na yan. Here is the... Asan yung... So, i-blot muna natin. Super transfer si ate mo. Anyway, sa try natin ang lip tint. So, next one is the base, ano. Since nagpadala pala sa akin, guys, ang Isabel Cosmetics nung kanilang two-way foundation, alam nyo, unang napansin ko, same na same siya dito sa Detail Makeover na Superior Cover 2-Way Cake Foundation. Kaya ang naisip ko, ano, iha-half-half natin yan. Binasa ko na ang kanyang sponge. Ayan, so ito yung tsura nung dalawang, oh my gosh, baka malaglag. Nung dalawang keme bar. Yan, pa ganyan, oh, may pa-andar na ganyan. Ang Detail Makeover and matte ang kanyang packaging. Mm-hmm. Pero mas magaan yung kanyang feeling. Wow, very... Oh, shopping na naman ang tunog natin. Dito naman sa Isabel Cosmetics, guys, ganyan siya, very shiny. Oh! And then, meron siyang, bakit nawala siya? Ayan, may pa-reveal. Ayan, ganyan. Tapos dito sa baba yung puff. Ano ba? So, dun sa puff, guys, mas solid yung sa detail. And then, dito, mas, ano siya, mas buhag-hag, ganun. Ito kasi parang siksik, ganun. Nanunuot sa sarap. Basta siksik siya talaga. Mm-mm. Pag mga siksik, masustan siya. Ganyan. Dito lang sa right side si Isabel. Pagpunas muna ako ng pawis. Ano din? Ooh. Light siya mga ve, pero nakakagulat. Like, there's coverage ng very light. Alam nyo, mas yellow siya dito, pero like, on my face, ganun na ba ako kaitim? Nag-bitch kasi kami, guys. Ang puti naman, te. Ano ba yan, te? Parang kakaiba. Valak, ganun. Ibang ina-achieve natin today, valak. May coverage naman siya, pero hindi sa ganun ng mga, ano to, normal na foundation, hindi ganun. Pero na-brighten up niya aking skin. Malo, hindi lang brighten, whiten, oh, balak, valak. Pero ang ganda, guys, even ang kanyang pagkakalapat, ganun. Okay, so next naman, guys, is yung sa Detail Makeover. Ay, medyo mas powdery siya. Okay, let's... Ooh, oh my God. Mukhang, oh... Oh, mukhang maganda ang coverage since. Amoy citrus. Tsaking pa citrus pa, orange na lang. Ganyan, kalamansi. Ang puti ng ating face. And I think this is also the darkest. Ay, ayan. In fairness, ha, natakpan niya ang aking mga scars. Actually, natakpan niya ng aking pagka-Pilipino. Ano, bakit naman sobrang puti nito? Knowing na Detail Makeover is a local brand, sana yung mga ano, no, mga Filipino brands. Kaya adjust nila yung mga base makeup nila na magmamatch naman sa majority ng Filipina. Diba, te? Daming reklamo, no? Nakakalukang puti, te. Sana mag-tone down. Okay, so ang una kong napansin, guys, alam nyo, mas natural looking yung coverage nito and mas lumapat siya sa skin ko. Ito parang ano lang, parang nakapatong lang siya. Ganun ang peg. And ito kasi parang maganda. Maganda yung keme burst niya. And mas mabilis ko siyang na-blend. Hindi ako nahirapan. Wala naman akong gaanong napansin. Pero na-impress ako kasi yung scars ko.
Scarish ang arte. Ayan, natakpan niya ng very, very, very light lang naman. Ayan. Since tapos na ang ating face, obviously, halatang halata. Ano, para tayong model ng Hotel Sogo, ganon. So, para matanggal ang kaluluwa ni Sogo sa akin ngayon, gumamit tayo ng bronzing powder. And yung Isabel Cosmetics, nagbigay din sila ng kanilang bronzing powder. Ayan, so this is in the shade Unique. So, guys, ang itsura ng kanilang bronzing powder. So, medyo ma-red siya, ano. And yan lang, basic ang packaging. Parang, ano nang brand to? Beauty Treats, ganyan. Ay, halos wala siya. Pero, light kasi yung product. Ayan, so. Ay, halos wala siya, te. And medyo ma-orange. Ma-light, ano. Pero sige, let's try na lang muna. Powdery. Powdery, mga be. Talagang inamoy, no? Feeling ko amaya ganito na rin yung kulay ng kulangot. Meron siyang pigment, guys, as you can see. Pero, ayoko nang ma-red. Ayoko nang ma-orange. Hindi naman si Donald Trump ang sinusundan natin today. Si Maring Sogo tayo today. Baka ma-confuse yung spirito sa loob ko. For the sake of review, di ba? Bakit hindi? Medyo na-bronze naman yung face ko, pero hindi ganun kabongga ang kanyang bronzing power. Meron din silang binigay na contouring powder. Ayan. So, this is in the shade Confident. Pero, I think isa pa lang naman ata yung release nilang shades para sa kanilang bronzing and contouring. Bakit madumi? Ay, ayan. Ayan, guys. Oh! Yes. Oh! Okay, so, na-detach, guys. Si Maring contouring powder. Ayan siya. Pero, in fairness, ito medyo makul, ha? Try natin iswatch. Oh, okay. Parang maganda. This reminds me of yung bronzing powder ng Everblend. Hindi siya agad natatanggal. Yan, oh. Tinitissue ko. With the same brush pala, guys, ha? Go na ba? Meron ba? Medyo ma-orange, no? Yan, isagad na natin, guys. Gawin ko ng pang-bronze yung kanilang contouring powder, ha? Blendable naman siya, guys. Pero yung color, hindi siya ka-bonggang-bongga. Pero in fairness, ha? Nabawasan yung pagka-sogo. Pagka-sogo na aking face. Ang gawin natin ngayon, guys, is gamitin na lang natin siya as pang-contour ng nose para mas mabigyan natin ng second chance. Orange talaga, guys. Hindi siya yung parang sa Everblend na ginag... Sige pa. Pangalangat. Obviously, kailangan natin yung i-blend. Mga sniyas. Bakit ganitong sniyas? Blend, pero deep inside, binubura mo na. Ganun. Ganyan tayo eh. Parang nabura na niya yung ano, spirito ni Sogo. May muta ako, ting. Okay, anyways, ang next natin, guys, is powder blushes. Ayan, kailangan hindi na pumalya. Okay, so, these blushes, guys, are also from Isabel Cosmetics. And ang kanilang shades is Insightful and then Passionate. Anong gusto natin? Passionate, para nanlalaban. Ayun lang, te. Ang napansin ko, guys, pag tinanggal mo sila sa packaging, ayan, wala silang kalibang label, walang anything. Ito yung uso ngayon eh, di ba? Parang relationship nyo, walang label. Charing, nasasaktan ka na nga. Ipapamukha ko pa ba? Charot! Okay, anyways guys, ito guys, yan, yung medyo manood na pitch. This one is Insightful. Ayan, yung kanyang kulay. Well, this one guys, yung gagamitin naman natin today is yung Passionate. Parang sun-kissed orange. Ayan. Ang ganda ng color noong Passionate. Ganun. Okay. Yun na nga sinasabi ko. Hinahawakan ko dito, guys. Kasi, powerful. Pero, pwede pa yan. Initin na lang natin ng blower. Ano, kaya i-stove natin para mas kapit na kapit, girly. Ay! Figmented. That's figmented. In fairness, Miss Isabel. By the way, ayun, 220. Medyo expensive lang, ano, 220. Parang, kasi ang favorite blush ko, guys, is yung sa Careline. So, nung na-discover ko yon and yun sa Everblend. Parang, tumaas na yung standards ko sa blush na dapat mura. Ganyan, and then ganun kaganda yung kanyang color. More. Para happy tayo. Para medyo matakpan ng slight yung pagkapote ng ating base. In fairness, guys, ha, pigmented siya. I like it. If magkaroon kayo ng opportunity na itry, available pala ito, guys, sa Beauty Manila. So, pwede kayo mag-order. Ang ganda ng kanyang color. Pack, sun-kissed na peach. Parang perfect pang drunk blush. Ayun. Last day from Isabel Cosmetics din, guys, bigay nila is yung kanilang highlighting powder. So, this one is in the shade Majestic. Meron pa sila yung Glorious naman. And ito, guys, is yung kanilang light yellow na highlighting powder na. Pero, medyo white pa din siya sa aking pananaw.
And medyo powdery. Powdery siya mga be. Nakakagulat. Okay. Syempre, ipagpapatuloy natin ang review na ito because why not? Talagang may glitter. May glitter siya, guys. And hindi rin siya ganun kaliliit. Ayan, pakita nyo ba? Ang tari ni ate mo. Tumataas yung off-shoulder ko, te. Panindigan ng pagiging hubader. Huwag ganyan. Mayos ka. Okay. Ay, powdery. Powdery siya, te. Tignan nyo. Nakikita nyo ba? Ay! Girl, I'm glowing. Diba, hindi na Sogo Hotel ang ating minomodel ngayon. Silver Works, mga ganyan. O, diba? Diba yung mga usong, yung mga stall nung high school kami. Pag nakaganong alahas ka noon, rich kid ka. Yan ang standards natin nung high school. Pati pag naka-pen shop ka, naka-bench, oxygen. Yan yung mga status symbol namin nung high school. Maganda, guys. In fairness. Nagagandahan ako sa kanya. I love it. Pero sana mas yellowish pa or golden. I hope lang na long lasting and yun. Okay. So next one guys is yung eyeshadow. I feel like hindi ko mabibigyan ng hostesya tong eyeshadow na to today. Dahil Simba lang naman kami guys at saka mall. Pero sige. Ilaban na rin natin. Andito na tayo eh. So good thing guys kasi meron siyang mirror. Very good talang detail makeover. Pero alam ko guys, kasi sa mga ganyang production, kapag may mirror, mas mahal ang palette. But anyways, wala masyadong magamit kasi puro shimmery shades siya. Ganyan ang arte. Pati yung matte black as actually is medyo shimmery. And ito lang yung nakikita kong very usable. Ayan. So, to set our eyes, huwag natin mag-inarte. Ano? Diretso na lang sa finger. Ayan, puti siya. Bong, balik Sogo look. So, start muna tayo sa may touchy brown. Ayan. Wala siya masyadong na-pick up. Pero siguro, dahil light, powdery siya. Bakit parang wala nangyari? Wag na guys, walang kulay. Nakaloka, bakit ganun, te? Okay, doon na lang tayo sa buff. Feeling ko mas may future tayo dyan. Ayan, see? Hindi siya ganun kabongga. Ang kanyang payoff. Medyo ganun siya sa akin. Pero in fairness, guys, okay siya as transition color. So, copy-paste ko lang ha, guys. Tapusin ko. Para mabilis. Dito medyo okay naman siya, guys. So, I feel like baka sa technique ko lang kanina. Sige. Kaso yun lang. Kasi after the shade buff, wala na siyang susunod na darker na brown. Anti-road na yung susunod. So, medyo hindi ko na magagamit yan. Siguro gawin na lang natin. Kumuha tayo ng shima. And then, ang kunin natin is yung parang maganda yung tasamitan. Mukhang maganda naman. For the lash line, gamitin natin is yung Andirone. Medyo bitin yung pagka-black niya, pero pwede na. Pwede na siya. Medyo bitin talaga, guys. And ang lakas ng kanyang fallouts. So, tapusin ko lang yung aking eye makeup. And then, I'll be back. Tapos na ako sa aking eye makeup. And, okay. Ang nafe-feel ko sa palette na to, guys. Alam nyo, kung meron kayong eyeshadow palette before this na may mga ganitong, may mga browns na basic colors or neutrals, I suggest hindi na need para sa inyo ang magkaroon na ganitong palette. Especially if you have the Ever Balana Total and then Pro Palettes. Okay na yun, guys. The only difference is locks yung kanyang packaging. Perfect for beginners kasi hindi kayo mabibigla sa pigment niya. Ayun. Nabitin talaga ako sa pigment, I have to be honest. I'm so sorry. Hindi ko pa rin naman na-explore itong palette na ito. So, let us see. And I will let you know then if ever na ma-extract natin, mapiga pa natin siya, ganon. Okay, but anyways, ang next one guys, ito, na-excite ako talaga. Kasi of all products na gusto kong itry today, ito yung pinaka... Nag-viral to before eh. Ay, ito, hindi ko alam kung anong brand to, pero kanya. Hindi akin ito. Kanya. Yes! Kailala ko yung halik na, hindi, ano ba yan? Nasira ko yung sarili ko punchline. Okay, anyways. Ayan, hindi ako familiar sa brand na to, guys, pero familiar ako dun sa product. So, meron siyang brush na ganyan. Medyo manipis lang siya. F na F ni ating mag-focus. Ito yung product sa baba. Ayan, and then may pamir. Ito yung kanyang stamps or brow keme bar. Ang tanong, perfect ba ito sa aking mata? Nakakaloka. Kapag ito fail, hindi ko na lang talaga alam. Anyways, meron siyang shade. This is in the shade 3. Oh, wala. Walang product. Ilid-lid natin. Ay, tara. So, ayan. Saturate. Ah, kinakabahan ako. Paano ko malalaman kung nakafit? Ay, kinakabahan ako.
Buti na lang makapalang aking eyebrows dahil nag-work siya ng very light. Pero kung nagmamadali ka tingin yung mga kalabas na ba ako, okay na din. Okay na din yung kilay na yan kung hindi ako choosy. Okay, sa other. Ito na naman. Anyway, paano ba? Kinakabahan na nga akong hirap pa mag-ano sa camera. Kayo kasi. Ay, taray. Ah! Girlie, lumagpas yung kilay ko. Ay, ang hirap. Wag na. Tignan nyo, merong mark. Ayan o. Okay, ayusin natin yan. Meron naman siyang pabigay na brush. Nasaan ba yung brush? Ito yung nawala. So, pwede nating i-fix kahit papaan. So, ganun din, diba? Ako din yung nagkilay. Oh, in fairness, blendable siya mga te. Guys, ayan. Tapos na ako sa aking brows. And alam nyo, I love this. Pag nilalagay ko yung brush, ito ha, gamit pa yung brush na kasama, bumabaon eh, no? Gusto ko yung ganyan yung mga bumabaon. I love it. Oh my God. Pero yung kanyang paandar, ito, parang medyo, ganon. Hindi ko siya bet kasi, depende yan kasi sa ano yung structure ng kilay. And mas maganda ako, mas gusto ko yung may freedom ako na ano, gawin or i-alter ang aking kilay. Pero yung ito na ganito, hindi guys, ganon din lang, mas tatagal ka pa na nag-aayos. O diba? So start ka na lang with brush. And pero ang ganda guys, super pigmented ng product. Nakaka-surprise. Hindi ko lang alam kung saan siya nabibili. If ever na alam niyo kung saan meron nito, I think this is a Chinese, yeah, Chinese type. Taiwanese brand. Let me know please sa comments down below. Ang gondo, bet ko siya. Ayun. So now that we're done with the eyes and the face, ang next naman natin guys is of course sa ating lips. Ang gamitin natin today kasi is yung kanilang Isabel Creamy Matte Lipstick. So I got two shades. Alam niyo ba, na-appreciate ko nga na ano eh, tinanong ako ng preferred shades ko. So, syempre kinuha ko one red and then one nude. I like the packaging. Hindi siya chippy pa itignan as in ang ganda, girl. Gaya nung kanilang two-way foundation, guys. Glossy ang kanyang packaging. Pero walang other information na nakalagay dun sa bullet. Just the shade and that's it. Okay, so swatch muna natin. This is Francesca. Ang bango niya. Amoy ano, amoy. Ano ba kasi to? Alam niyo yung lip balm ng Avon? Yun yung kanyang amoy. Amoy strawberry, ganon. Yeah, it's creamy matte. Hindi siya ganon ka-matte. Comfortable siya sa lips. Try nating i-blot ng tissue kung magiging matte siya. Medyo nag-transfer lahat. Hindi siya ganon ka-opaque. But, ang ganda ng shade na to. This is in the shade Francesca. So, this shade, I think, is the perfect nude. Feeling ko kahit yung darker ang skin tone sa akin, guys, bagay sa inyo ang nude shade na ito. So, next one, guys, is in the shade Veronica. Bloody red. Ooh, that's pigmented. Ito ating mga red lipstick ni Jade. Ay, nakuha si Ace. Ang ganda, kabit red. Perfect. Nakakagulat. Nangyari, te. Nakakaloka, caught on cam. Feeling ko masyadong mahaba yung lipstick. Pero kahit na, guys, hindi naman siya ganun kabonggang haba. Over naman, oy. Masyado kasi siyang creamy, kaya siguro mabilis siyang naputol. Okay, so yun, guys, that is Veronica. Ang napansin ko lang, guys, hindi siya nag-set as matte. And ganyan pa rin siya glossy unless i-blot natin. Ayun, super transfer na si ate niyo. Ayan, mas okay siya kapag binablot. By the way, this retails for 250 pesos. Again, nasa average lang naman yung presyo niya. But, alam nyo na yan, ang sabihin ko sa inyo, mas marami pang mas murang lipsticks dyan. Pero yun, maganda. Maganda siya. Hindi siya yung parang so-so lang na lipstick. Ganun. Ayan guys, so binalik ko rin aking lipstick. This is Francesca na and binat ko na siya ng tissue paper. Okay, ang napansin ko pala habang nag-lipstick ulit ako kanina, ano, lapit ko kayo mga ve. So kung naba, ang lapit ninyo. Ayan, so kung napapansin nyo guys, ayan no. Nag-crack na dito. Hindi pa ako tapos sa aking makeup. Ayun siya. And also yan. So, it's safe to say na medyo tayo lang sila. The only difference, ito guys, mas pangit siyang tignan dahil, ayan o, parang nagsettle siya sa aking pores or yung mga bumps ng aking face. Ayun pala, mas perfect yon. Pero dito guys, dun lang sa crack na isa and then, that's it. And since nandito na rin lang tayo, ito guys, hindi ganun ka-opaque yung lipstick. Okay, so lastly guys, akala nyo, tapos na tayo. Meron pa tayo nitong Pixie na Skin Treats. Ayan yung kanilang Glow Mist. Ang ganda na kanyang itsura and it says here, with propolis and argan oil. Bongga! And this is my first ever Pixie product, kaya next, ayos.
Kaya na-excite ako, guys. Parang dalawa yung kanyang layers and parang oil talaga yung kanyang consistency. So, I assume, syempre, shake muna natin siya. Oh, very mist in fur. Bango, bango. Amoy propolis and argan oil. Char. Okay, try natin. Dito na lang, dahil dito electric pan apple eh. Okay, so nothing special, pero okay na din guys na ginamit ko itong glow mist na ito dahil ang ginamit nating base is powder. Ayan guys, so now that I'm done with my makeup, nagulat ako talaga na ang ganda ng kinalabasan ng aking makeup. What you guys think? What you guys? Parang pareho lang yung performance nilang dalawa. Pero kung mamimili ako ng isa from these two, dito ko sa Isabel Cosmetics. Dahil literally, as I was checking yung price list, 180 pesos lang siya guys, and not bad. To be honest, mukha akong nag-foundation na lang. Although, again, clarify ko lang, mas bongga yung coverage ito kasi natakpan niya yung aking imperfections dito kahit papano. Pero, guys, for the price, alam niyo naman ako, dun ako sa sulit na okay na. If ever na magkaroon kayo ng chance na mapadaan kayo sa Beauty Manila, tapos kailangan nyo ng pandagdag para sa free shipping, I suggest you get this. I-try nyo lang guys. Nagustuhan ko siya. In fairness, Isabel Cosmetics, bonggacious. Okay, but anyways, guys, I think that's it. Alis na akong mag-unisa kami. And later, sisilm ko na yung ating story time. So, after this video, magkasunod ko lang yan na i-upload. Kaya makinig kayo, ha? Yun lang naman. Ano, sana nagustuhan niya akong makeup look. Yan, I feel fresh and lang. And sana may napulot kayong bagong kaalaman about sa mga makeup products na trinay natin today. If meron kayong mga suggestions ng mga products na i-review natin, just comment down below. Huwag kayong mahiya. Libre yan, mga be. Okay. So, yun lamang guys. Thank you so much for watching. And again, see you in my next one. Bye-bye!